So ngayon, hindi niya makita yun. Tanungin mo. Sabihin mo, yung kasama mo, nakikita mo ba siya? Buhay ba siya? Nakakagalaw ba siya? Kung naka, kung buhay siya, ikatok mo ng isang beses. Kung hindi, dalawang beses. Ganyan lang. Sige. Nakikita mo ba ang kasama mo? Nakikita mo ba ang kasama mo? Ay, hindi ah. Kasi tapos... Oh, wait. Mabali lang. Kasi dadalaw lang mo sila. Buhay pa siya? Kung buhay siya, ikatok mo ng isang beses. Kung hindi, dalawang beses. Ganon. Buhay ba siya o nakakagalaw? Ganon. Parang pag direct na, patay ba siya? Hindi ganon. Pangit yun. Okay. Buhay ba siya? Or nakakahinga siya? Kung oo, balik. Ganon. Okay. Kung buhay siya, umatok na buhay na buhay. Buhay na buhay. Katok ng garugan confirm mo ngayon kung buhay yung kasama niya. Okay. Buhay ba o nakakagalaw yung kasama mo? Nakakagalaw, katok mo na isang beses. Kung hindi, dalawang beses. Parang buhay ba? Isang beses. Kung hindi, dalawang beses. Sige. Okay. Buhay ba ang kasama mo? Umatok ng isang beses. Kung oo, at dalawang beses kung hindi. Okay. 1D. 1D. Sabi, dalawa sila. Ilan ang buhay? Isa. Saan yung isa? Give the comforting words. Comforting words. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Diyan, ma'am. Gagawin po namin. Hindi ko alam. Mag-alala po siya. Ma'am, sir. Gagawin po namin lahat ang makakaya namin para may labas ka namin sa kinaroroonan mo. Nang buhay. Nang buhay. Ganyan. Okay, sige. Oh, yun na. Ano susunod na? Insarag na. Okay, sige, insarag. 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 Tulungan natin si Tim Leader. Oh, harapin mo yung pula sa structure para yung insarag mo, tamang-tama yung rotation. Insarag. Pen. Ay, logistic! Sino yung inasign mong logistic kanina? Logistic. Logistic! Spray paint. Orange. Orange spray paint. Kapag nga nakapugiit ka gamin, yun yung down. Every time you work with your hands and knees. Pangit iti rescuer nga nakapugiit. Tapos, okay. Okay, sige. Bali, mabilis siyang lumabas, kaya... Okay, so, no hazard information. Ibig sabihin, huwag kayo maglagay kung wala kayong hazard information. Okay, sige. Okay. So, ano ilalagay natin dito sa may pinaka-topmost part ng isarag matrix natin? Date. Okay, sige, date. So, November 15, dalawang araw na lang, birthday ko na. Happy birthday to you. Okay. Left side? Time. 10 o'clock. 500. 500. Sige. Overtime tayo. May mabisinan pa ano, dadumakan. 1208. So you can use civilian time or military time. 500 na yan. Okay. Then...
Ang ilalagay niyo sa right side, left side? Team. Pangalan ng? Team. Team. Okay, si number 2, sir. GRP. GRP. 2, sir. Group number 2. Sir. Search and rescue team. SAR team. Group 2, SAR team. Kaya tinawag na SAR team kasi ang baon nilang pagkain. SAR team. Okay, anong klaseng search yung ginawa ninyo as community? Light. Response group? Light. Light search. Light search. Basta barangay light search. Okay. Na nalagaan, ibig sabihin, magaang. Okay. Yan lang yung information na nakuha. Dalawa yung, dalawa sila doon. Ilan ang patay, ilang buhay? 1D, 1L. Victim information yan. 1L. Ilan ang, 1? 1? Ganun ba yun? Nauna ba yung L o mauna ang number? 1 sana. Ito na lang. 1. Ah, tong gamitin mo. Mauna natin number 1L. 1L. 1L 1D. 1D dash na. Ito na lang 1D dash. 1D. Ito yung gamitin mo. Okay. Tanggalin yung hindi kasama diyan. Cross out. 1 dash L dash 1D. Okay. Basing it on your sketch, saang quadrant siya naroon? So, assuming nasa gitna ka, ito yung gitna ng building. Okay, saan quadrant? Dito. So, sa part na to. Diba? Kung ikaw ang quadrant mo ito, nandito sa quadrant na to. So, paano ngayon yung victim information mo? Ibig sabihin, nandito sa quadrant. Assuming, this is the quadrant. Okay? Yan na. So, paano mo ngayon ituturo ito? Ganun, sir. Dito. Hindi, ito yung ituturo mo eh. Itong location na to, kasi nandyan ka, ito yung ituturo mo. So paano yung arrow mo? Paano yung arrow mo? Patas dito. O paano? Patas. Straight ba? Straight ba? O pa-slant ng konti? O. Sa tingin mo, okay na yan? Apa, straight medyo pa-slant ng konti. Hindi kaya nasa fourth quadrant ka, ay nasa taas na quadrant ka na niyan pag ganyan ang tayo ng kwan mo? Dito banda. Oh. Okay. Kasi pag masyadong pa tayo, parang nandito ka na. Ito na yung tinutumbok mo eh. Hindi ito eh. Na quadrant. Okay. Pakas J, di surat na. So ito na ang guide mo. Ito na yung collapse building. Ito yung collapse building. Yan yung insarag mo. So paano mo ito ituturo? Kung parang sir, dito ako magsisimula or dito kasi ito yung victim dito. Information eh so paano ganito lang naman yan eh pa ganun ba saan ka center yun. Sa tingin mo saan kang banda dyan eto sir sa pag ganyan ka, ito yung isarag mo. Ang tinutukoy mo dyan, from that area, diretso yan. O, subukan mo ako nandyan ka. Diretso ba? Medyo islang. O, edi tingig mo ba sit? Okay. O, alisin mo yung hindi kasama dyan. Hindi, itong pantan. Ay, pito, pinag okay, so from that position, ilang meters? So assuming 8 by 8, ilan ang kalahati? 4. So 4, ito, nandito sa halos gitna na. So sabihin na natin, ang kalahati nito is 2, ano? So 1 ito. So sabihin na natin, adjust ka ng isa. So ilan? 5. Ha? 5. Sigurado kayo? 1. 8. 4. Adjust ka ng isa. 3. Okay, sige. 3. Ngayon, nandito ang insarak mo. From this area, sukatin mo ito papunta dun sa wall. Ilang meter sa tingin mo? 1, 2, 3. From this insarak markings,
ilang meters ito papunta dun sa wall? 3. Okay, sige. 3 plus 3. Ilang lahat? 6. Oh, sige. Ilang kanyang? 6? 6. Ilagay mo? 6 meters. Ilagay mo? 6 meters. 6 meters? Ito, 6 meters. Dito, 6 meters. Oh, yung araw. 6 meters. Dito. Wait, sige na. Kaya saan na dyan? 6 meters. MPR. Okay. So, ibig sabihin, from this location going to this area, so, ang tinuturo niya, from this location, kasi ito yung gitna niya, from this location going to that area, at least 6 meters away nandoon yung victim. Okay? Yan. Okay? So, from this location going to that area, that is the location of the victim. So, yan ang gamit ng Insarat markings. Oh, ito na yung information ibibigay nyo sa rescue team para pasukin na, i-breach na at pasukin nila sa loob. Okay? Iron doon pa rin kami sir na nakabantay, hindi lang kami pwedeng kumalaw. Hindi na. Pag natapos nyo ng work nyo, leave the Insarat marking, report it to the IC. IC, tapos na yung search namin. For your information, we have around, we have one alive trapped victims and one dead victim. So, need rescue operation immediately. So, ang IC magpapadala ng rescue team sa lugar na yan. So, basing on this one, sila na ang bahalang maglabas doon sa tao. Sir, kulang kasi tatlo yung na-report na nasa loob. Wala na yung... Do not base information on the surface victim. Kasi nga, maaaring sabi niya, maaaring tatlo, pero yun nga, maaaring yung isa, hindi mo alam kung nasa ang location na siya. Okay? Kung yung nakita niya. Oo. Kasi yung information... Kasi ang immediate na concern natin dito is the live victim, not the dead body. So nag-search naman kayo, nag-hail naman kayo, isa lang yung nag-confirm. At sabi niya, may katabi siyang isa. Okay? Oo. So ngayon, yun nga, yung communication, pwede mong tanongin, ilan ba yung nakita mo? Kasi hindi mo pwedeng sabihin, asa yung kasama mo? Kasi isa nga lang nakikita niya, tatlo silang most likely yung isa tumakbo din na sa ibang location, pero baka patay na. Kasi walang nag-response eh. Siya lang ang nag-response eh. Oh, maaring tatlo nga sila, patay na rin yung isa, pero hindi natin alam ang location niya. Pero hindi natin itatag dyan sa isa na wala. No. Kasi hindi natin masabi kung actual accurate yung information na binigay ng survey survivor. What is important, positive na may trap victim sa loob. At ang importante natin, ang importante dito, makuha natin yung buhay. Kung sakali during the searching, nadaanan ng rescue team yung isa pa na patay, madadagdag yun doon sa bilang. Pero kasama pa rin sir sa DANA, reporting kung sa documentation, kasama no, pa rin yung survey. No, kasi dalawa nga lang ang nakuha. Eh bakit nyo dideclare ang tatlo? Community one lang naman. Oh. Yung actual lang. Actual. You base the report on the actual number. Okay na? Sir, clarification lang ulit para although parang narinig ko kahapon. Incident commander is punong barangay. Kung sakaling pupunta sa ground zero, maiiwan si incident commander sa barangay hall, si punong barangay. Ang lalabas, yung magti-team leader is si co-chair. Okay, so ganun ang mangyayari. Kung hindi kasama si barangay captain. Kasi ganito yan. In every BDRRMC, di ba, mayroon kayong mga committees. Oh, sir. So, iba yung search and rescue team nyo. Di ba? So, yung search and rescue team nyo, maaring search lang kasi barangay nga lang. So, who will perform the rescue? Outside agency. Like the Bureau of Fire. Okay? Kasi ang limitation nyo hanggang search lang. So, nag-search kayo, pero nandoon kayo lahat. Sir, kanino namin i-feed yung information na may trap victim? Okay, call the fire department. Give the information. And we will do the rescue operations. Ganun yan. Kasi sumama kayo lahat. Pero kung sa within your barangay, kumpleto yung committees, may search and rescue team, may medical team. Okay, search and rescue team, ibig sabihin, maaaring sila na yung searcher, sila pa ang rescuer. Pero sabi ko nga, in your barangay, you are not allowed to penetrate inside the collapsed building. Hanggang surface kayo.
So para ang mangyayari, si punong barangay, incident commander, maiwan sa barangay hall, tapos si co-chair... Not necessarily maiwan sa barangay hall. Kasi pwede siyang sumama, mag-establish siya ng incident command post sa mismong malapit sa site. Para namumonitor niya ang nangyayari. Kung sakaling... Halimbawa, nag-report na yung search team ninyo, barangay captain, mayroong trap victim doon, may isang patay, may isang buhay. Si barangay captain ngayon, tatawag na. Sir, kung sakaling malawak yung damage sa barangay, andun naman si Bidrim, si co-chair, at saka si committee chair on operations, si committee chair ng kitchen order, kahit yung dalawa muna with the other rescuers ang lalabas kung sakaling malawak yung damage sa buong barangay. Lalabas na kwan, pupunta sa ground zero na may i-rescue. No, hindi pwede. Kapag pumunta kayo sa ground zero, dapat team na yan. So, pag nagpadala ka ng isa dyan, dalawa, baka mamaya yung dalawa patay doon. Hindi sir, yung si Bidrim, si co-chair, si committee chair on peace in order na siya ang chair ng operations, search and rescue, kasama yung mga ibang rescuers, sila na yung pupunta doon. Yes, of course yung team ang pupunta doon. Habang yung si incident commander, kasi malawak yung damage sa barangay, mag-stay put muna sa disaster operation center sa yes, barangay hall. Yes, mag-establish kayo ng DOC ninyo. Actually, ICP. Oo. Pero pag malawak na, basta ang tanda ninyo, kapag malawak ang scope ng disaster at hindi kaya ng barangay response group ninyo, you need to ask help. Saan kayo hingin ng tulong? Of course, to the CDRMC. Parang CDRMC, mag-activate siya. Mag-i-establish na sila ng CD, yung DOC natin, yung command post ng CDRMC. So, ibig sabihin, lahat na ng mga kwan dyan, may involve na. Lahat ng agency na. The police, the fire, the Red Cross, lahat may involve dyan. Pag basta, isipin nyo, pag malawak yung disaster sa inyo, ang tanong kasi, kaya nyo ba o hindi? Halimbawa, ang collapse structure tatlo, kaya nyo ba? Hindi. Yun ang tanong. Kung kaya nyo, do it. Pag hindi nyo kaya, ask help. Ganun yan. Okay? So, ito, pinapractice lang natin doon sa scenario na kaya ng community response group natin within the barangay. Tapos kung sakaling sa yung medyo malaking, medyo ina-example ko yung saan nangyari sa Luwakan, nag-establish ng command post, yung mag-head na doon is pwedeng yung sa C-Dream C na, C-Dream O. Kasi medyo malaki yung malaki yung huhukayin. Hindi, sabi ko nga, pag isang, kasi yung sa Luwakan, isa lang natabunan eh. Parang sa Luwakan, although dalawa yung natabunan, pero may mga incidents sa ibang lugar ng barangay namin. Ayun nga tinatanong ko, kaya ba ng kwan ninyo, community response group ninyo? Kung hindi nyo kaya, actually hindi nyo kaya yun eh, kaya nga pumasok ang fire dyan at saka kwan yung other agency. Pero pag ganon, who will be the incident commander? Unified command. Lahat ng mga IC from the different agency will form a unified command. Kung sino yung mga agency pumunta doon sa Luwakan area, police, fire, Red Cross, whatsoever, even your BDRRM, magkoko niyan, uupo, they will sit together, they will form a unified command. Pero yung nangyari sa Baguio, hindi lang halimbawa isang lugar, halimbawa may nangyari doon sa Luwakan, may nangyari doon sa Balakbak, di ba? May nangyari sa Luknap. Anong nangyari ngayon? Will be the IC, it will be the mayor. Kasi we are talking here of the involvement of the entire city of Baguio. Balis na lang mangyayari, ito munang tatawagin si CDRRM. Tapos ang mag-coordinate. Hindi, pag hindi nyo kayo within your barangay, you have to call our DOC, Disaster Operations Center, which is the CDRRMC. Ngayon ang CDRMC ngayon, ang tatawag na ng tulong from the different agencies. Then they will establish yung tinatawag na incident command. Ang sinasabi lang natin dito, yung kaya ng barangay nyo. Kung kaya nyo,
no need to accept from outside, kayo lang ang gagawa. So, gamitin nyo yung setup ninyo. Who will be the ICE? Di barangay captain. Sinong in charge sa search? Search and rescue team. Pero pag hindi nyo kaya, then that's the time you ask the help from other agency through our DOC, Disaster Operations Center. Kain muna. Yes, sir.